Sabi niya parang ano daw to guys, parang Bentley seats nga diba? Kaya kung makikita nyo, meron tayong ano? Hey. What's up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? So, bago ang lahat, gusto mo na i-shoutout yung mga taong to guys. Especially sila, Aime Miranda, Kim Estorco, Torsho something ganyan, si Alan Joseco. Ito yung mga napapansin ko palagi guys na nagko-comment, sumusuporta sa channel natin. So, shoutout sa yung tatlo. And shoutout nyin pala kay Kobe Bryant, papashoutout siya. Shoutout kay Francis the Fifth, papashoutout din si Sir. So, yun guys, thank you sa mga supporta nyo. Thank you sa mga nanonood and sana kita-kita tayo sa taas, di ba? Sana na-enjoy yung mga video. Sana nakakutulong ako sa inyo. And yun, salamat guys. Ngayong episode guys, mag-review tayo ng gaming chair. Mag-review tayo ng gaming chair kasi may mga nagtatanong. May tatlong nagtanong kung gaano kaganda yung gaming chair natin. So yun, ginagamit ko na siya guys for a while now. Siguro mga 3 weeks na or 2 weeks. Close to a month. Bibigyan ko yun ng pros and cons, advantages and disadvantages ng gaming chair na to. Simulan natin! So yun guys, ito yung gaming chair natin kung makikita nyo. Basic chair guys, basic chair. Kasi hindi ko siya dapat talaga gamitin for editing, long hours of editing. Kaso kasi kapag nag-edit tayo guys, medyo matagal. So ito yung basically ginagamit ko dati for 1 month na. Ito yung ginagamit ko dati guys, ito yung gaming chair natin. Yan. Ito lang, basic monoblock guys from Muratech. So in-equip ko siya na upgrades guys. Ito yung in-equip ko na upgrades. Gel chair para medyo malambot yung inupuan natin. Kaso nasira siya guys, nasira yung gel chair kasi yun nga matagal na rin, so nagsira-sira yung loob, nagpunit-punit yung loob. O yun, di na natin to kailangan guys kasi meron na tayong bagong gaming chair. So yun, simulan natin tong gaming chair guys. Kung makikita nyo, ito yung gaming chair natin. Basic, alam guys, basic gaming chair. Brand niya is Cougar. Model name niya is Armor Pro, if I'm not mistaken. Cougar Armor Pro, ito yung name niya. So, i-review natin guys. Simulan natin siya sa advantages. Advantages niya guys, syempre, number one advantage niya guys is build quality guys. Kung nakikita nyo, napakatibay na ito. Napakatibay niya guys. Steel frame siya. Lahat tuloy steel bakal. Bakal yung ano niya, bakal yung legs ng paa. What? Nakikita nyo, bakal yan. Tapos yung buong frame niya guys is bakal. So alam ko for sure na magiging matibay siya. Kasi yun nga, build quality niya guys, napakatibay. So ang nakaka-hold siya ng ano, up to 130 ata or 120 kilograms. So roughly mga 260 something. And medyo malayo pa naman ako dun guys. Medyo malayo pa tayo dun. So kayang-kaya ni Cougar Gaming chair yung ano natin, yung weight natin. So number 2 advantage guys, maganda yung design guys. Sino hindi magaganda sa design na to, di ba? Napakaganda ng design guys. Kung makikita nyo, meron tayong quilted seats. Sabi ng friend ko si Iman, shoutout sa iyo kay Iman. Sabi niya parang ano daw to guys, parang Bentley seats nga, di ba? And hindi siya yung ano guys, hindi siya usual na gaming chair na black and red. Ano siya guys, orange trim. Makikita niyo orange yan. Very bright orange, black and orange. Maganda siya guys kasi hindi siya yung typical na black and red. Actually maganda siya guys, di ba? Hindi siya plain leather na yung ano mo, yung ganito lang. Meron siyang textures kumbaga, di ba? Number 3 na advantage niya guys is meron siyang mga features na kakaiba. Ito yung mga feature niya guys. So meron siyang armrest, adjustable armrest, up and down, up and down, up and down. So may levels. Ilan levels? 1, 2, 3, 4. Hindi ko alam kung ilang levels. Basta adjustable yung height ng armrest niya guys. Tapos meron din siyang 3D, ang kung tawagin nila 3D armrest. So pupunta sa left, pupunta sa right, atras na parte. So yun, maganda yun guys kasi especially pag may mga ano kayo, especially pag may gaming table kayo, di ba? Minsan gusto nyo naka-close sa body nyo yung computer, minsan gusto nyo malayo, minsan sakto lang, di ba? So yun, applicable yun dun guys. Another thing is natataas, baba yung height niya. Yan, makikita nyo, natataas, nabababa. Basta, natataas and then abababa yung height niya guys. Another thing, meron siyang mga support, meron siyang lumbar support, meron siyang neck support. Tapos guys, pinaka maganda dito is nare-recline.
nare-recline siya up to 180 degrees at so yan, mas maganda siya guys, mas maganda siya para sa akin kung may footrest para alam mo yung nakahiga ka talaga diretso, pero wala siyang footrest, so pwede na, pwede na. Hindi naman ako umiga dito sa gaming chair guys, naglalaro lang naman ako dito, nag-e-edit, ganyan. Yun yung mga advantages guys. So yun guys, pupunta tayo sa disadvantages guys, kasi medyo marami siyang disadvantages. Kahit gano'ng kamahal tong gaming chair na to, kasi mahal siya. Anyway, kahit gano'ng kamahal tong gaming chair na to guys, meron siyang disadvantages. Syempre kasi hindi naman ako yung common na ano, diba? Hindi ako yung common na Filipino na yung average height, hindi rin average yung weight ko. So ano guys, 5'10 ako. Yeah, kung makikita nyo ito yung height ng upuan natin. And so guys, 5'10 ako, about 200 something pounds. Kahit gano'ng gusto yung chair na to guys, meron siyang disadvantages. And simulan natin sa number one guys, ito yung pinaka kinakatakutan ko, kasi baka ano siya, baka ito yung disadvantage number one. So ito guys, kung makikita nyo itong orange trim na to, ano siya guys, hindi siya leather, suede. So ang disadvantage siya para sa akin, if natapunan siya ng mga, halimbawa, pancit canton, or halimbawa, juice, iced tea, yung mga ganyan, baka mag-stain. Yun yung kinakatakutan ko guys, baka mag-stain siya. Possible na masira yung design niya, di ba? Tapos parang baka kumupa. Siyempre, kapag dumihan na siya, pangit na siya tignan, di ba? So yun. Yung disadvantage siya para sa akin. Para sa akin, ang dapat nila ginawa, siguro dapat ginawa nila tong leather. Para mas durable yung material ng gaming chair, di ba? Pero, ewan, yun yung design nila eh. So yun. Number 2 disadvantage guys is ano siya, mainit. Mainit siya guys, lalo na kapag nakasuot tong lumbar support na to, kasi bagay yung likod mo naka-press talaga, 'di ba? So walang ventilation masyado dito sa likod. Actually kahit sa ass, walang ventilation masyado kasi nga ano siya, gaming chair siya, 'di ba? Tas ang isa pa doon is leather siya. May mga gaming chair guys na leather na breathable material. Pero ito for some reason, hindi ko siya nakikita ng breathable material. Sabi nila PVC ang tawag nila sa leather na ginamit dito, pero and it's supposed to be breathable, pero hindi ko alam bakit hindi. Siguro dahil medyo malaki ako, medyo matangkad ako, diba? So yun. Pero expected ko naman yun guys, expected ko yun na magiging mainit siya, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na mainit talaga siya. Number 3 disadvantage guys, meron siyang mga weird noises. May mga weird noises siya na parang may mga hindi ako na nasigipan ng mga screw. Ito yung number 1 guys, pag inalog mo siya, maririnig mo. Yun, hindi ko alam kung ano yun. Pangalawa guys, ito yung tunog. Yan. Tapos guys, kung makikita nyo, hindi yung armrest na to, hindi naka-intact masyado. Ayun, parang medyo malog or something. Medyo picky ako guys, kasi importante sa akin yung quality. Okay lang man magbayad ako ng mahal, basta yung quality is maganda, di ba? Basta guys, may mga tumutunog na weird noises. Siguro, i-double check ko siya guys. I-double check kung may mga ipitan ba ako or what. Pero yun, may mga tumutunog na weird eh. Tapos parang maalog yung iba. Halimbawa, ito. Yun, maalog dyan. Pero sa kabilang side, hindi naman maalog. Maalog rin pala. Basta yun, may mga ganun lang. Medyo piggy lang talaga ako kasi sa quality. Number 4 na disadvantage guys is hindi sakto yung mga ano niya. Hindi sakto yung mga support niya para sa akin. So, kapag umupo ako dito, guys, pag umupo ako dito, kung mapapansin nyo guys, yung headrest hindi sakto sa leg ko. Ayan. Supposed to be is dapat nakaganito yan. Ganyan, sakto sa leg ko guys, sakto sa leg. Pero for some reason, hindi siya abot kasi nga medyo matangkad ako. So, nandyan siya sa baba ng batok ko. Yung lumbar support naman guys, sakto yan, na-adjust yan, depende lang sa inyo. Pero yun, ito yung ano guys, kasi parang hindi ko nagagamit yung support eh, diba? So parang sayang. So ang ginagawa ko na lang guys, minsan inaalis ko lang to actually, inaalis ko to. Kasi mas maganda siya tignan para sa akin. Ang 5 guys, pinaka-importante para sa akin. Ito yung pinaka-ayoko sa upuan na to guys. Ito yung pinaka-hate ko sa gaming chair na to. And deal breaker siya guys, para sa akin. Deal breaker. Kung makikita nyo guys, itong armrest na to, hindi siya, parang siyang plastic or parang rubber na hindi ko maintindihan. Malambot naman siya guys, pero hindi, alam mo yun, parang sumasakit yung siko ko. Kasi syempre nakaganyan ako for mga 2 hours, di ba? Or 1 hour. Tapos legit guys, sumasakit talaga yung siko ko for days. For days, sumasakit siko ko. So hindi ko malaman kung bakit, kasi malambot naman siya.
siya, pero parang siyang rubber na hindi ko maintindihan. So yun guys, yun yung pinaka yung ako sa upuan na to. Yun, if may babaguhin ako guys, syempre ito yun. Ito yung deal breaker para sa akin guys. Ito yung pinaka yung ako sa upuan na to. Yun yung mga disadvantages niya guys. Alam ko ito yung pinaka inaabangan yun to. Magkano ko siya nabili? Nabili ko siya for... Mahal siya, mahal ko siya nabili kasi nagmamadali ako bumili ng gaming chair kasi yun nga, sakit na sakit ako dito sa upuan na to. Sabi ko sa seller, ma-deliver mo na yun ngayon, kailangan ko na ngayon, bibili ko na, mag-add na lang ako ng extra fee or something. So yun, pinadala ko na guys. And nahype ako. Actually maganda siya sa una. Maganda siya sa una guys, pero kung may feel mo yung init, may feel mo yung init sa upuan, may feel mo yung sakit dito, may feel mo yung medyo maalog-alog na ganito. May feel mo yung parang medyo cheap material yung ginamit. Matibay siya guys, don't get me wrong, matibay siya kasi nga steel frame. Pero yung mga components niya as a whole gaming chair, medyo cheap para sa akin. And siguro, dapat bumili ako ng mas mahal pa. Siguro yung mga AK Racing or yung mga Predator na gaming chair. Pero at that time na bumibili ako guys, wala akong nakita ang nagde-deliver ng COD. So ito yung pinaka-best option na nakita ko, diba? Pero I think naman na magiging durable. Sa material-wise, yung leather nito, hindi yan magbibitak-bitak. For sure, hindi magbibitak-bitak yan. Makikita niya kasi guys, yun yung mga usual na problema ng mga gaming chair is yun yung nagsisira-sira yung leather. Pero I think guys, ito is mag-hold to. Magiging matibay siya kasi nga PVC yung ginamit na leather, hindi yung mga synthetic leather na cheap. Siguro guys, kung mas magaan kayo sa akin or mas maliit kayo sa akin, pagiging mas comfortable kayo. Pero medyo malaki kasi ako guys, medyo matangkad ako. So para sa akin, hindi siya suitable. Yun nga guys, ngayon hindi ko pa masyadong masasabing sulit, pero for sure, kapag tumagal to, for sure kapag naging mga 8 months or 1 year or 2 years na, doon ko na siya masasabing sulit yun sa na ginasus ko para dito. So yun guys, yun yung review natin para dito sa Cougar Chair. Kung isasuggest ko ba sa inyo na bumili kayo nito, kung mas lighter kayo guys, kung may mas lighter kayo sa akin, kung mas maliit kayo sa akin, pasok to sa inyo. Pero medyo yun nga, sabi sa inyo, matangkad ako guys, medyo mabigat ako. So para sa mga big guys out there, hindi ko marirecommend sa inyo to. Though kaya niya mag-hold ng 120 kilos ata, 130, something like that. Pero yun, sana na-enjoy nyo po one guys. Ililink ko somewhere kung sa kayo makakabili or sa mga groups saan ko nabili to. Salamat sa panonood guys, salamat sa panonood, and bibigyan ko kayo ng review after 1 year or after 6 months para sa upo na to, nagbitak-bitak ba? Pangan nyo yun guys. Salamat sa mga nanood, and peace out guys, peace out.